So, ayun guys, dito naman kami sa laot. So, nakikita nyo, is medyo may alon yan guys, patagilid-tagilid yung barko. Pero basic lang yan guys. Kung ikaw mahiluhin guys, so pwede ka naman susuka guys, pero hindi susuko. Yan ang motto ng mga marino guys. Laki yung alon, lumalaki naman yung palitan ng dollar guys. Yan lang ang sekreto guys para sa pamilya natin. Ganyan lang ang sekreto guys para hindi ka mapapagod sa trabaho mo. Huwag mong isiping alon na yan guys. At siyempre, magdasal talaga tayo araw-araw. Kaya di pwede. So ngayon guys, dahil kakatapos lang ng duty ko, punta tayo sa baba. Tingnan natin sila boss doon kung anong ginagawa nilang maintenance ngayon. So itong barko pala guys, simula't labas nitong barko na ito is ang crew dito is mga Russian. Tapos dahil sa mga problema nila ngayon, pinalitan ng mga pugi. So hindi pa nakakaalam, yung Russo or Russian, isa lang yan. Yung pogi Pinoy, isa din yan. So mga pogi tayo guys. Tapos itong barko na to guys, malapitan kasi yung biyahe, 31 hours to 34 hours puerto na naman. Siguro yun ang dahilan na hindi sila naka-maintenance. Kaya palaging, kasi may palaging may mga karga. So tayo mga pogi guys, hinahanapan talaga natin ang diskarte kung paano maka-maintenance guys. Kasi tayo din naman ang pabalik-balik dito guys. So kailangan talaga mag-maintenance guys. So ngayon dahil walang karga guys, bakante yung mga trestle, ito muna yung inuuna namin guys. Kasi kararating din yung mga spare nito guys, yung mga kahoy. O, tingnan nyo, bago na yung kahoy guys. Tinatanggal namin yung mga lumang kahoy guys, yung mga malala na talaga guys. Tinatanggal namin dyan sa trestle guys. Importanteng importante ito guys, kasi ang importante din dito sa barko na to is kargada. So alagaan natin yung trestle para maalagaan din yung kargada. O, yan si Battle Hound Kinnell John Lester. Yun, punta tayo dito kay boss. Tingnan natin kung paano din diskartehan ni boss. Ito malulupit tong boss namin eh. Bebe, tingnan natin yung diskarte be. Kung ano talaga yung diskarte niya. Smiles as ba obe. Ayun. Smiles ba obe. Ang mga bana dyan. Ayun, tinatanggal yung mga luma guys. Pinapalitan ng bago. Ganun kalupit guys. Tingnan nyo guys oh. Yung kahon na yan guys, sukat na talaga yan. Ayun oh. Yung mga finished product na yan. Ayun oh. Ayun oh. Tingnan nyo guys. Marami yan. Marami yan. Malulupit kami dito guys. Mga pugi talaga. Pag magtrabaho talagang pulido talaga. Masama bang panahon. Ito pala guys, itong kuberta namin, ito ang plano naming isusunod guys na maintenance. Yun no, mga kalawang na yan guys, tutuklapin pa namin yung mga kalawang na yan guys bago pinturahan. Pero sa ngayon wala pa namang pintura kasi nag-order pa si Kamote. Kung iwan ko kung bibigay yung kumpanya, kasi ang estimated nito na pintura kasi guys more or less 1 tons kasi masyadong marami guys, mga palita-palita na yan guys, kaya hindi basta-basta yan guys. Pero ngayon guys, dahil meron na kaming kunting na iwan na mga primer, so dandahan lang namin guys, kasi nung nakaraan ito lang naman ang bakante, so ito lang muna tinira namin at saka ito lang yung sapat sa pintura guys. Ayun, yan ang pinturahan namin guys, so nakasikan primer na yan guys. You know, kintab niyan guys. Ang final coat kasi yan guys is kulay green. Pareho dun sa Celestine guys. Nung barko kasi namin dati guys, Celestine, pinaganda talaga namin guys. Pakita ko sa inyo sa huling video na ito guys, kung gaano ka ganda na yung Celestine. Kaya binakbak namin lahat ng kalawang yan guys. So kaya meron na kaming estimate dito, ilang araw matapos at saka ilang pintura ang magamit. Dahil nakagawaan kami dito sa Celestine guys, ganito guys. Pinaganda talaga namin guys. Kaya meron na kami mga estimate dyan. Kaya ito ang plano namin sa sunod guys. Kasi kami din naman ang pabalik-balik dito. So, nalagaan talaga namin ng mabuti ito guys. Hinahanapan talaga namin ng paraan para maka-maintenance kami sa mga sira dito guys. You know, yung mga trestle na yan guys. Malapit na matapos guys. Sunog dyan dun sa weather na naman, dandahan lang at least naka-maintenance guys, kasi dyan na bubuhay yung mga pamilya natin guys eh. Kung hindi natin alagaan yung barko natin, yung mga materialis na para sa kargada, yun, hindi tayo makakita ng pakain sa pamilya natin guys. Tingnan nyo mga
bago na yan guys, oh. Ganun kalulupit yung diskarte yung bus namin guys. Yung padipadipa pa, oh, para lilipad eh. So ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano namin pinaganda ang barko namin dati guys. Yung barko na si Listy guys, oh. Tingnan nyo guys. Yun oh. Tingnan yan ang sa nakaraan namin barko guys. Yan ang ginawa namin guys. Makinta ba no? Nagdidilaw na lang yan. Ano? Yan ang pinaturahan namin. Inararok pa namin yung mga kalawang. Tapos yan na yan. Finished product na yan.